Hello guys, magluluto nga po pala ako ng french fries. So ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ay nakasukat na para madali ko natin magluluto. So ayan, nakita niyo. Ayan, isang lutoan niyo. Ayan, madali lang. Pag init na yung cooking oil natin, alagay lang tayo ng lagay. Ayan. Masyadong malapit. Diyan lang na. So, kailangan guys na ano, na nakasukat siya bawat pagluluto kasi para hindi siya masyadong gustado. Streamer dito guys para pag kanaluto dito na natin ang diretso. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Angeline Lula, ang vlogger ng San Isidro. Nagawa ko pala ito para magkaroon ng maraming views. Sana ho ay suportahan ninyo. Sa mga hindi pa ho nakadikit dyan, baka naman. At sa mga hindi pa yumayakap sa akin, pwede nyo akong yakapin, walang bayan. So, ayan guys. Madali lang magluto ng french fries. Kung nagseryoso ka mag-vlog, pero hindi ka marunong mag-pronounce, ay nako. Wala tayo dito sa mundong ito, World War 3 na to. So guys, madali lang akong magluto ng french fries. Una-una, bumili kayo ng fries. Ngalawa, bumili kayo ng cooking oil. At saka, ayan, lutuin nyo. Madali lang siya. Wala siyang hassle. Nga lang, mainit. Pero that's life. Ganun talaga. Sa panahon ngayon, kailangan madiskarte. Yung iba, dumidiskarte sa maling paraan. Yung mga dumidiskarte sa maayos na paraan, ay siya yung mga binabantayan na kung sino-sino man dyan. Wala ka. Daming problema sa Pilipinas. Ang inatupag nila, yung hindi nila masusolusyonan. Ako sa inyo, magtindan lang kayo dyan. Sigurado pang may bibili. Kung puro kayo dal dyan, ano nangyari sa buhay natin dito sa mundo? Puro na lang galit ang gagaw. Pera-pera lang. Bakit kaya sila ganun? Ganyan ka rin ba? Maaari mo sabihin oo o hindi. Pero kadalasan, oo, lahat naman ang tao mukhang pera. Pero sana, sa maayos na paraan nila kinukuha. Hindi yung basta gumagawa ka ng mga masama. Katulad na lang yung nakapanood natin sa mga news. Gumagawa sila lang, hindi maganda. Para lang magkaroon ng pera. Bakit kaya sila ganun? Gusto ba nila ng... Gusto naman nila ng maayos na buhay. Bakit hindi sila... maghanap sa maayos na paraan? Bakit kailangan umantong sa ganun? Nabalitaan niyo ba yung isang Chinese? Sana hindi totoo yung mga binibintang sa kanya. Kasi ako, kung ako sa kanya, isa, ilalabas ko lang lahat kung sino talaga yung leader nila. Para naman kahit mawala man siya, at least umawa siya ng magandang ano, alaala. Hindi ko sinasabing ano yun siya, ha? Pero parang yun na nga. So ayun, pangalawa na nga tayo. Ang nakikita ninyo bakit nakapasal, kasi tatlong tao ko yung kakainit ko. So ganun lang kasimple, kukwete na panibago. Medyo nga marami-rami pa ito, pero hindi po yung lahat yun. Kasi yung iba naman sa atin is nagda-diet. So, konti lang.
yan. Okay na yan. Marami na yan. Kasi kung sa mga fast food ka bumibili, ang mahal-mahal ito. Mas mahal ka sa sino man yung minamahal mo. Ay, tsada. May hugot siya. So guys, sana maintindihan ninyo. Hindi lagi kasarap na ng buhay. Dapat, patutuhin tayong mahirapan. At sa pagkatataon yun, lalo tayong pinalakas at hinubuhog ang ating karunungan. Hindi pwedeng paisi-isi ang buhay. Walang ganyan sa mundo. Kung meron man, imposible yata yun. Dahil sa pagkakaalam ko, kahit milyonaryo, magkatrabaho. Ikaw na lang ata ang hindi kumikilos eh. Magiging maayos ang buhay kapag tayo ay nagtutulungan. Hindi tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, dapat kailangan natin ang kasangga, sandalan. Hindi pwedeng napapataasan. Laban lang sa buhay. Lahat ng ating nasimulan, magkakaroon din ng tagumpay. Good lang. Ano nga ba tayo ulit? Dahil ba kumakatok sa ating kapitbahay, akala natin dito. Medyo ang buhay ay parang ano, parang gulong. Noon marami akong pera. Lahat sila kaibigan ko. Ngayon na wala na ko ng pera, may isa wala ng homestay. Alam mo ba kung bakit? Pera lang pala ang habang nila. Hindi ko ito'y sinasabi dahil gusto kong malaman mo kung talaga ano ang gusto mo. Gusto ko lang malaman kung talaga natutuo ka sa sarili mo. Yung porket may nakukuha ka at may pakinabang sila, ay pinapansin mo. Kung ganun talaga ugali mo, huwag mo nang baguhin. Ilabas mo ang tunay mong kulay. Dahil sa panahon ngayon, masama ang makapanggap. Magbait ka lang kapag may kailangan. Ako, ugali ko talaga. Wala akong tinatago. Mas lalo akong bumabait kapag may pera ako. Pero pag wala akong pera, doon na makilala kung sino talaga ako. Dahil sa panahon ngayon, bukod sa kinatalikuran ka na ng lahat, wala na silang pakialam sa'yo. Ano pang sarili mo? Ano patuloy ka lang, unti-unti mong matutupad lahat ng mga goal mo sa buhay. Hindi ibig sabihin, walang-wala ka ngayon, walang-wala ka na rin bukas. Ano lang panahon? Minsan umuulan. Umaaraw din kadalasan. Ibig sabihin, kapag wala ng bagyo, may pag-asa. Hindi ka man nakapagsimula ulit. Huwag kang makikinig sa mga sinasabi nila. Ang pakinggan mo, kung ano yung nasa puso mo. Hindi porkit sila ang nakakaangat, ay sila na ang susundin mo. Sundin mo rin yung mga pangarap mo sa buhay.
umalis ka sa ganung comfort zone mo. Ibahin mo yung pananaw mo sa buhay. Hindi man madali, pero kung hindi mo uumpisahan, walang mangyayari. Katulad nito, pangatlo na. Gusto kong malaman mo na sa pangatlong subok mo, doon mo makikita kung sino talaga ang tunay mong kilala. Dahil sa pagkakataong yan, nauubusan ka na ng mga kasamahan. So, ayun guys. Tingnan nyo. May naluto na tayo. Ayan. Tingin lang tayo ng pinakamaliit. Gamot sa ating pagkatakam. Hindi pwedeng ubusin yan kasi hindi naman natin sa ating lahat yan. Malaking bagay, nagkakatikim tayo kahit paminsan-minsan. At huwag nating abusuhin kung anong meron dyan. Dahil kulang nakakita, pwede na tayong kumuha. Maling mindset yan. At hindi magandang halimbawa sa mga bata. Sa mga nanonood dyan, kung nanonood kayo sa vlog na ito, sana maintindihan nyo. Hindi lahat sa pagkakataon, kahit walang tao, pwede nyo nang gumawa ng hindi maganda. Lagi kayong tumanaw ng magandang loob. So guys, malapit na ko tayo matapos. Ito na yung panghuling luto. Sana yung magustuhan nyo yung ating vlog. Yan sa panahon ito. Hindi nagkakamali ang pagpili ng ano mo. Tatakam talaga ako. Ito na lang lasa. Ibalik na lang doon. Ako'y nauuhaw. Sa buhay, kailangan lang ng lakasan ng loob. Ito nga pala yung baso ko. Hindi ko lang naisip na pwede pala lutuin din sa oven. Hindi ko lang nalaman. Okay lang yan. Mas maganda yun nakaganito. Alam mo yung lutong-luto. Galing sa oven. So, yun lang guys. Magandang buhay sa lahat. Sana mag-subscribe kayo. Manood kayo po yung video. Babush! Thank you for watching.